Ilang araw ang lumipas. Bes, mali yung mga ginawa mo. Kung galit ka kay Lucas, hindi mo na dapat dinamay pang anak nyo. Nilason mo yung isip ng bata. Gayong alam mo sa sarili mo na hindi ka niyang ginustong saktan. Pareho lang naging kayong biktima. Kinain ka na ng galit mo. Hindi ikaw yan. Sumobra ka naman ata. Di mo man lang inalam ang paliwanag ng tao. Asawa mo yun, gaga. Mahal na mahal ka nun. Sige, umalis ka na lang. Tutal dyan ka magaling. Sana masaya ka na ngayon. Saka siya iniwan ni Cheska sa loob ng kanyang kwarto. Napaupo na lang siya sa kama at iniribot ang paningin sa paligid at muli na namang pumatak ang mga luha na kanina niya pa pinipigilan. Siya pa rin naman yung nasasaktan at rumimpli pa para siyang sinasaksak ng libo-libong patalim sa tuwing nakikita niya ang asawa na lumuluha nang dahil sa pagiging matigas niya. Dahil ayaw niya itong mapakinggan, takot na kasi siyang pagmukhain na namang tanga. Napagpasyahan niya na pumunta sa kulungan upang bisitahin ang Chahin at si Mia, hindi para maging mabait dito kundi para iparanas dito ang sakit na nararamdaman dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin gumigising ang kanyang mama. Dala niya ang mga litrato ni Miles na maraming galos at pasa, bunga ng kahayupan ni Mr. Chu. Mabuti na nga lang at nakiusap siya sa matanda na tigilan muna ito at baka mamatay na dahil doon. Gusto niyang mag-iwan ng remembrance sa mga ito bago umalis. Yana! Naiiyak na sabi ni Melba nang makita siya. Pero mukha itong nagkukunwari lang dahil walang luha na tumutulo mula sa mata. Si Mia naman ay masamang nakatingin sa kanya at parang hindi yata gusto na dumalaw siya sa mga ito. May dala naman siyang pagkain at syempre siya pa ang nagluto noon. Mabuti na nga lang at hindi niya nilagyan ng lason. Pilit na ngiti ang binigay niya sa mga ito at nakipagplastikan na lamang. Habang magkakaharap sila ay hindi niya sukat akalain na aabot ang lahat sa ganun. Napatid si Mia na halos ituring niya ng kapatid ay magagawa siyang lokohin at traidorin ng dahil sa kanyang pinsan at tiyahin. Isa lang naman ang gusto niya at yun ay ang maging masaya pero mukhang ayaw ng mga ito na mangyari iyon. Kadugo niya pa talaga ang hadlang sa kanyang kaligayahan. Ang mga taong tinuring niya pa rin pamilya kahit na ilang beses siyang sinaktan. Kamusta na si Tita Myrna? Gising na ba? Mukha atang panghabang buhay na ang tulog niya. Nang iinis na sabi ni Mia at nginisian pa siya. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo pero kanyang pinigilan ang sarili na magalit at ayaw niyang makapanakit ng hayop. Ng taong walang utang na loob, ng taong pinagkatiwalaan mo na ginago ka pa. Kinuha niyang envelope sa bag na naglalaman ng litrato ni Miles at nilapag iyon sa mesa saka hinintay ang reaksyon ng mga ito. Anong ginawa mo sa ate ko? Napatayo ito dahil sa galit, samantalang si Melba ay maiiyak na dahil mukhang naaawa na sa kalagay ng anak. Lihim na lang siyang napatawa. Kulang pa yon kumpara sa lahat ng sakit na kanyang naranasan. Kulang na kulang pa. Kahit napatayin niya pa ang mga ito, hindi noon maibabalik ang lahat ng nawala sa kanya, lalo na ang baby niya. Bakit sa akin ka nagagalit? Ako ba ang nagkautang ng sobrang laki? Kaya pati ang anak ay kailangan ng ibayad? Pasalamat niya kayo at natipuhan pa ni Mr. Cho si Melce. Ang dumi-dumi nun at wasak na, at isang demonyo katulad niyo. Ikaw, Mia, gusto mo bang matulad sa ate mo? Magkakapera ka na, masasarapan ka pa. Pero diba, yun naman ang gusto mo sa una pa lang. Bagay din sa'yo yun. Makukuha mo na lahat ng gusto mo. Nangiinsulto niyang sabi sa mga ito. Total, iyon na naman ang huling usapan nila. Bago pa dumampi ang kamay nito sa mukha niya, ay nahawakan niya na iyon. Si Melba ay walang imik, kundit bigla na lamang itong nagsalita at lumuhod sa kanyang harapan na tila nagmamakaawa. Hindi niya alam kung maaawa ba siya dito o tatawanan dahil hindi ito ang tiyahin niya. Ang tiyahin niya na walang ginawa kung hindi kuluhin ang buhay niya, mukhang nagbago na ito o baka nagpapanggap lang naman para maawa siya sa mga ito. Yana, maawa ka na. Ipakulong mo na lang rin ang pinsan mo, maawa ka sa kanya. Ako, sa akin ka magalit, huwag sa anak ko, huwag ang pinsan mo. Wala siyang kasalanan, ako ang nagtulak sa kanya na gawin ang lahat ng iyon. Ako ang nagplano,
Huwag ang Miles ko. Maawa ka sa anak ko. Huwag siya. Ako na lang. Umiiyak na rin ito sa harapan niya. Ngunit kahit ano ay wala siyang maramdaman. Gusto niya pa itong itulak dahil sa galit at poot. Mukhang nagpapakaina na ito. Ma, tumayo ka na dyan. Sambit ni Mia sa ina. Pumantay siya dito. Masaya ba, tita? Ang sakit, di ba? Sana naisip niyo yan bago niyo sirain ang buhay ko. Ang pamilya ko. Ang kaligayahan ko. Pero hindi eh. Huli na ang lahat. Wala na. Hindi na maibabalik pa at hindi niyo na makakasama si Miles at mabubulok na kayo sa kulungang ito ng panghabang buhay. Nakakatakot. Baka makapinsala pa kayo ng iba. Sasaktan sana siya ni Mia at pagsasampalin, ngunit dumating na ang mga pulis dahil kailangan na ulit ipasok ang mga ito sa selda. Inabutan niya na lang ang mga ito dahil medyo nagtagal siya sa pakikipag-usap. Rinig niya pa ang pagtawag sa kanya ni Mia ngunit wala na siyang pakialam doon. Mukhang sobra-sobrang pagdurusa ang gagawin ng mga ito sa loob. Siguro dahil na rin na mabubulok na ang mga ito doon at di na makakalaya pa. Maya-maya pa ay may tumawag sa kanya. Dahil unregistered number yun ay hindi niya agad sinagot. Pero nakailang tawag ito kaya napilitan siyang sagutin. Si Kalex iyon. Ibaba niya na sana ngunit pinigilan siya nito at hindi inaasahan ang dahilan ng pagtawag ng ito sa kanya. Halos umeko sa tenga niya sa narinig. Muntik niya na nga maibagsak ang cellphone. Nasa ospital si Lucas at kasalanan mo yun. Puntahan mo ang asawa mo. Galit ang boses nito. Pumasok siya agad sa kotse at nag-drive papunta sa ospital na sinabi ni Kalex. Naabutan niya doon ang lalaki na tuliro at di alam ang gagawin. Pero agad na nagdilim ang mukha nito nung makita siya at ramdam na ramdam niya ang galit nito dahil parang bulkan ito na malapit ng sumabog. Hindi niya naman ito masisi dahil magkaibigan ang dalawa. Ngunit ano nga ba talaga ang nangyari? Gaano ba kalala? Hindi naman siguro ito mamamatay. May kailangan pa rin kasi siyang asikasuhin sa pag-alis niya ng bansa kasama ang mama niya at kambal. Kinabukasan na kasi ang alis nila. Biktima lang din yung kaibigan ko, Yana. Mahal na mahal ka niya. Sobra siyang nagsisisi dahil nasaktan kanya ng sobra at nawala ang anak niyo. Kung hindi lang naman dahil sa gamot na iyon, ay hindi kanya magagawang saktan. Bigla siyang naguluhan sa sinabi nito. Naging violente lang siya dahil sa gamot na yun na kagagawa din ng tiyahin at pinsan mo. Ilang araw kanya pinupuntahan at humihingi ng tawad, pero binabaliwala mo lang. Hindi lang ikaw ang nasaktan, ang kaibigan ko rin. Ano ba talagang nangyari? Sabihin mo na lang, pwede ba? Nanginginig at may pag-aalala na ang boses niya. Car accident. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya gumigising. Maaari daw mauwi sa koma, sabi ng mga doktor. Hindi mangyayari to kung pinakinggan mo agad ang mga paliwanag niya. 3 years later. Bro, ano na? Workaholic ka na ngayon? Napatigil siya sa pagbabasa ng mga papeles dahil sa ingay ni Kalex. Kinukulitan naman siya na mag-bar daw sila. Ilang taon na rin ang lumipas ngunit hindi pa rin bumabalik si Yana kasama ang kambal nila. Nagising na lang siyang tila nagunaw na ang kanyang mundo matapos malamang umalis si Yana ng bansa kasama ang ina nito pati na rin si Stephen at Stephanie. Wala na ang pamilya niya, ang tanging nagbibigay ng kulay sa kanyang buhay at itinuring niya na rin mundo. Just fucking go, Kalex. Huwag mo kong igaya sa'yo. Sino na naman bang babae ang bibiktimahin mo? The fuck? Different girls in different days? Hindi mo nalalaman na kabuntis ka na pala. Huwag mong paglaruan ng mga babae. Paninermon niya sa kaibigan. Ngunit humagalpak lamang ito ng tawa parang hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan ng kanyang opisina at iniluwa noon si Cheska, ikinagulat na lamang nila. Muntik pa nga mabuga ni Kalex ang iniinom na kape. Aba punyeta, wala kang gagawin? Sigaw nito sa kanya kaya napakunot na lamang ang kanyang noo dahil hindi niya ito maintindihan. Ngayon na ang balik na mag-iina mo, kaya ka iniiwan ang kaibigan ko eh, ang hina mo. Sabi ko naman sa'yo dapat sinunda mo sila noon sa Japan. Dagdag pa nito habang nakataas ang kilay. Excuse me, wala kang karapatan na sigawan ang kaibigan ko. Baka nakakalimutan mo na siya ang may-ari ng kumpanyang tinatapakan mo, sabi ni Kalex sa dalaga.
Ngumiti lamang ang babae sa kalumapit sa binata at sinampal ito na ikinagulat niya. Mukhang may something kasi ang dalawa. Iniwan niya na lamang ang dalawa doon. Mami, pwede po bang puntahan na natin si Daddy? Excited na po kong makita siya. I miss him so much po. Sabi ni Stephanie habang naglalakad sila palabas ng airport. Marami ang press na nakapaligid. Gusto siyang ma-interview ng mga ito, ngunit kahit isa ay wala siyang pinahintulutan dahil kasama niya ang mga anak. Pasalamat nga siya at may humaharang sa mga ito kaya hindi tuluyang makalapit. Well, kilala na siya ng lahat dahil siya ang may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa mundo, ang Hanamichi Empire. Siya ang nagsika para lamang mas mapalago ito sa loob ng 3 taon. Ang kanyang naging inspirasyon ay ang kambal at ang kanyang ina at lahat ng pasakit na nangyari sa kanyang buhay. Papasok na sana siya sa van na may humawak sa kanyang braso at hindi niya inaasahan kung sino iyon. Si Lucas. Ngunit paano nito nalaman? Wala naman siyang ibang pinagsabihan kung hindi si Cheska. Mukhang nilaglag na naman siya ng kaibigan. Agad niya namang binawi ang kanyang braso at inis itong tinignan. Baka mamaya may makakita sa kanila at magkaroon pa ng issue. Mabuti na lang talaga at nasa isang van ang kanyang mama, pati na rin si Stephen at Stephanie at nakahiwalay siya dahil may kailangan pa siyang puntahan. Gusto niya sanang bisitahin ang kanyang tito Sandro sa libingan nito. Hinila naman siya ni Lucas paalis doon na kanya namang kinagulat at hindi naman siya agad nakapag-react. Hindi pa nga sila okay, ngunit hindi naman siya makatanggi. Do you hate me that much? Hindi mo man lang sinabi sa akin na aalis pala kayo. I'm such a fool dahil umasa ako sa wala. Akala ko ay mag-aalala ka para sa akin, pero nagawa mo pa rin akong iwan ng ganung kabilis. Tila bumalik lahat ng sakit nang marinig niya muli ang boses nito. Naramdaman niya lang ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sa tingin mo, magagawa ko manatili noon habang pinagmamastan kang walang malay ng dahil sa akin? At ako pa ang sinasisi ng kaibigan mo kasi nga baka kasalanan ko dahil hindi kita agad pinakinggan. Gusto ko nalang takasan ang lahat. Gusto ko ulit maging masaya at sa tingin ko magagawa ko yun kung iiwanan kita. Binuksan niya ang bag at kinuha doon ang divorce papers na siya na rin ang nag-ayos. Dahil para sa kanya wala na talagang pag-asa pang magkabalikan sila at maging isang buong pamilya. Dahil marami nang nagbago pati ang nararamdaman niya sa lalaki. Hindi niya na kaya na maging parte ito ng buhay niya. Siguro sa mga anak nila pwede pa. Pero yung sila wala na talaga. Hindi na pwede pa. Nagulat siya nang pilasin nito ang papel at tinapon sa labas ng kotse kaya matiim niya itong tinignan at hindi malaman ang sasabihin. Bakit pa ayaw pa nito maghiwalay sila? Nakita niyang may kinuha ito sa bulsa at yun ang engagement ring niya. Tinago pala nito iyon. Bakit hindi na lang nito itinapon? Total hindi niya na isusuot pa iyon. Hindi na rin niya ito pakakasalan pa dahil hindi na magiging sila. Gagawin ko ang lahat para lang bumalik ang tiwala at pagmamahal mo sa akin so we can be together again. Hindi kita palalayain dahil kapag ginawa ko yun, para ko na rin pinatay ang sarili ko. Ang tagal kitang hinintay, Yana. Ang tagal ko kayong hinintay. Babawiin ko ang pamilya ko. Patutunayan ko sa iyo nagbago na yung lalaking na nakita sa iyo. Ikaw, gago. Tulungan mo ako magkabalikan yung dalawa. Tayong gagawa ng way for them. Sigurado ako mahal pa ng gaga kong kaibigan yung kaibigan mo. Mga ayaw lang umamin. Ang aarte. Akala ko mga bata pa. Aba, kawawa naman ang kambal, wala pang kapatid. Siyempre, kailangan matuloy ang kasal ng mga yun para everybody happy na. Ayaw ko na magkaroon ng heart attack.